Magandang araw po muli. Patuloy ang ating pag-abante dito sa ating ginagawang pag-aral ng hermeneutics. At sa pagkakataong ito, tayo ay nasa 10th video na at nasa 3rd tema na hermeneutics and the believer's moral. At sa pagkakataong ito, ito na po ang panghuling video natin dito sa ating tinatalakay. Nawa po ay napagtanto ninyo kung gaano kahalaga itong mga tinatalakay natin. Sabi ko nga nung una, marami ay nais nilang tumalon sa mga pamamaraan kung paano malaman ang mga katuruan sa Biblia, nilalaman ng Biblia, na kinakaligtaan ang tungkol sa pamumuhay na kabanalan. At ito ang dahilan kaya ang Banal na Espiritu ay talagang hindi nakakapagturo sa marami. Nakikita rin natin na kahit mga simpleng tao ay talagang totoong maging kasangkapan ng Diyos kapag ka nalaman at naunawaan natin ang ganitong pamamaraan ng ating dakilang Ama. Naway maalala po natin na karamihan sa kanyang mga pinili ay mga simpleng tao lamang, subalit mga handang isuko ang kanilang mga buhay at mag-aral sa kanya. Dito sa ating 4th na video ng Hermeneutics and the Believer's Moral, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa humility, kababaang loob. Gaano kahalaga ang bagay na ito sa pangunawa sa banal na kasulatan? Gusto ko pong basahin sa atin ang Filipos 2:5 hanggang 11. Filipos 2:5 hanggang 11. At ito po ay maganda kahit sa ating mga iglesia na may pangaral ang tungkol sa kababaang loob. Mamaya ay maunawaan niyo kung bakit. Ganito ang kanyang sinabi. In your relationship with one another, have the same attitude as that of Christ Jesus, who being in the very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in a human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledges that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Sa aking binasa sa inyo, ay makikita natin kung ano ang ating modelo, ang ating Panginoong Hesukristo. Mula doon sa trono sa langit, ang kanyang kaluwalhatian, kung titingnan ninyo nung makita siya ni Isaias sa Isaias Kabanata 6, ay masasabi natin na talagang indescribable. Hindi siya kayang ilarawan ng mga salita na nasa sa atin ngayon. At mula sa tronong iyon, ay pumayag ang anak na pumunta rito sa lupa na kung titingnan natin sa kapanahunan ng kanyang kapanganakan ay talagang grabe. Pumayag siya na magmula sa mga lahi ng mga inaalipin at inaalimura. Hindi lamang sa siya ay naging lingkod kundi patuloy na nagpapakababa hanggang sa dumating na punto na kailangan niyang isuko ang kanyang buhay. Subalit makita natin na sa kapakumbabang ito ay ang kanyang natabo na karangalan sa kanyang sarili. Kung papano sa kalangitan ay naghangad si Satanas ng kadakilaan. Ito rin ang kanyang ipinangakit kay Eva. Sa bagay na yan ay makikita natin ang dalawang magkaibang pag-uugali, ang pagmamataas at pagpapakababa at kung ano ang magiging resulta nito. Isa sa mga nais kong pakatandaan natin ay mga lahi tayo nang naimpluwensyahan ng Diablo. Si Adan at si Eva ay naghangad ng higit sa ibinigay ng Diyos sa kanila na siyang nagdala ng problema sa sangkatauhang ito. Ang totoo dahil sa pagkakasalang yan ay katulad ng sinabi ko sa inyo sa nakaraan na parang tinamaan ito ng higit sa atomic bomb. Nawala lahat ng karunungan na kung papansinin ninyo nung una ay nagawa ni Adan na pangalanan ang lahat ng hayop na dinadala ng Diyos sa kanya. Walang ballpen, walang papel, lahat ng iyon ay tanda niya higit sa lahat
ay hindi kinwestiyon ng Diyos ang pangalan na ibinigay sa kanila ng tao. Sa pagpasok ng kasalanan, isa ito sa tinamaan ng matinding problema sa tao. At higit sa lahat, dapat nating maunawaan na ang ating mga karunungan ay naghahangad ng para sa ating mga sarili. Nakukuha ba ninyo ang ibig sabihin niyan? Kapag ka nahaluan ng pansarili ang ating karunungan, at babasahin ninyo ang sinabi ni Santiago, ito ay nagiging makamundo at ang karunungang ito ay galing kay Satanas. Iyan ang sinasabi ng Santiago, Kabanata 3. Umpisahan niyong basahin sa 13. So sa ating pag-aaral ngayon ay pakatandaan natin na tayo ay nagtataglay ng pag-uugaling yan, ang pagmamataas. Aminin natin o hindi, lahat tayo ay nakontamina ng tinatawag na pride. At ang pride na ito ang malaking dahilan kung bakit hindi tayo nakakalapit sa Diyos. Ang pride ang nagdedetermina kung gaano ka kalayo at kalapit sa Diyos. Ang pride ang nagdedetermina kung gaano ka kalayo at kalapit sa Diyos. Ganon din naman ang kapakumbabaan. Ulitin ko ang bagay na yan. Ang pride at kapakumbabaan ang nagdedetermina ng ating distansya sa Diyos. Kapag kamalaki ang pride, the more na malayo tayo sa Diyos. Kapag kamaliit ito, ay lumiliit ang ating distansya sa Diyos. Kapag tayo nagpakumbaba, ay palapit ng palapit tayo sa ating dakilang Diyos na banal. Nais ko rin sabihin ang katotohanan ito. Nang mangaral ang Panginoon Jesucristo, ang una niyang isinigaw na ipinag-uutos niya sa lahat ng tao ay ang salitang magsisi. Sapagkat ang pagsisisi, kapag ka nauunawaan, ay nagdadala ito ng kapakumbabaan sa tao, pag-amin na hindi siya umabot sa pamantayan ng Diyos at nangangailangan siya ng tagapagligtas at walang iba kundi ang Diyos. Sa pamamagitan din ng mga batas ni Kristo, mga utos ng ating Panginoon, ay patuloy niyang pinipino ang ating pag-uugali, lalo na itong pride na ito. Kinikis-kis ito ng mga batas ni Kristo kapag kanaunawaan natin at isinasabuhay natin, kaya hindi natin pwedeng isang tabi ang pag-aaral at pagsasabuhay sa mga utos ng Panginoon. Nakakalungkot lamang na maraming magagaling na iba ang kanilang ginagawa sa pagtuturo sa mga tinatawag na Kristiyano. At diyan ay nagkakaroon ng problema ang tao dahil sa halip na mapalapit sila at maging masunurin ay nalalayo sila sa Diyos. Hindi natin pwedeng pag-usapan ang kababaang loob nang hindi kasama ang pagmamataas. Kaya't dito sa ating pag-aaral ngayon ay pagsasamahin ko ang dalawang ito bagamat pwede silang paghiwalayin. Pero ang ipapakita ko sa atin ngayon ay ang kahalagahan nito sa pangunawa sa banal na kasulatan. Narinig na natin ang katotohanan na sa salita ng Diyos ay marami pa rin itinatago ang Diyos at hindi ito para sa mga magagaling at matatalino at mga intelihente at mga aral. Ang mga nakatagong ito ay para doon sa mga tao na handang magpakababa at sikaping hanapin ang Diyos. So puntahan natin ang ating mga punto tungkol sa pag-aaral na ito. Meron tayong 7 points dito sa ating pag-uusapang hermeneutics and humility. Hermeneutics and humility. At nais ko sabihin sa inyo ito na marahil ay makakakita pa kayo ng mga punto na pwede niyong idagdag. Hindi ko po nililimitahan dito, pero ito po ang mga nakita ko at marahil ay makakatulong sa atin upang tayo ay patuloy na magpakababa sa harapan ng ating Diyos. Number one natin ay sa Proverbs 25 verse 2. Proverbs 25 verse 2. It is the glory of God to conceal a matter. To search out a matter is the glory of kings. So dito sa sinabing ito ni Solomon ay makikita natin na sinasabi niya na maraming itinatago ang Diyos. Bagay na pakatandaan natin na si Solomon ang pinangakuan ng Diyos ng karunungan kung paano niya pangunahan ang bansa ng Diyos, ang Israel.
Tandaan din natin na ang karunungan yan ay kinilala ng Panginoon nung siya'y dumating dito sa lupa. Pero kung titingnan natin sa sinasabi ni Solomon, ay makikita ang katotohanan na para sa taong ito ay maraming itinatago ang Diyos. Kaya niya ginamit yung "It is the glory of kings" sapagkat siya bilang hari at tagapanguna sa bayan ng Diyos ay kailangan niyang gawin ito para mapangunahan ang mga pinili ng Diyos. Basahin ko po muli ang talata. Proverbs 25:2, "It is the glory of God to conceal a matter. To search out a matter is the glory of kings." So makikita natin na kaluwalhatian ng Diyos ang itago ang mga bagay-bagay. At ang punto na nakikita ko diyan, God hide things to determine the humble seekers. God hide things to determine the humble seekers. Maalala niyo ba yung binanggit ko sa inyo sa Ecclesiastes chapter 1 verse 13? Na si Solomon kahit siya ay humingi ng karunungan sa Diyos ay kailangan niyang mag-aral para makamta ng mga bagay na ito. At ang nais kong makuha natin diyan, na sa atin man kahit tayo ay pinangakuan ng Diyos ng karunungan at kaalaman, kapag ka tayo ay hindi nagbigay ng determinasyon at kapakumbabaan na hanapin ang mga bagay na ito sa Diyos ay hindi po mangyayari. Lagi kong sinasabi, at ito ay prinsipyo ng Biblia, na kung ano ang ating itinatanim, yon ang ating aanihin. Anong ibig sabihin yan? Na kung ikaw ay mag-google ng panahon sa panunood ng kung ano-ano sa telebisyon, huwag kang umasa na ang resulta niyan ay pangungusap ng Diyos. Bagamat marahil ay sasabihin niyo sa akin, depende sa pinapanood. Malamang ganyan din ang irarason natin pagdating sa ating mga cellphone. Depende sa pinapanood. At minsan tayo ay mandaraya sa ating mga sarili na inaakala natin ang pag-google ng hindi tamang mga panuorin sa ating mga gadget ay magre-resulta ng magandang relasyon sa Diyos. Totoo ba o hindi? Sagutin niyo yung bagay na yan. Iniisip natin na sa ating mga pag-google ng panahon sa kung ano-anong panonoorin ay magre-resulta pa rin ito ng magandang relasyon sa Diyos. Mga kapatid, yan ay pandaraya sa sarili at yan ang dahilan kaya maraming Kristiyano ay hindi nakakatuklas ng mga bagay na malalalim patungkol sa Diyos at sa kanyang pag-ahari. Pawang ang kanilang natutuklasan ay mga ordinaryong bato na lamang. Minsan nga ay pulot-pulot lang katulad ng aking sinasabi sa ating mga panuorin at hindi talaga bunga ng masidhing paghahanap sa Diyos. Ano po ba ang ibig sabihin ng maghanap? Ipakita ko sa inyo sa panalangin na itinuro ng Panginoon. Ask and it shall be given to you. Seek and you will find. Knock the door and it shall be open unto you. Sa bagay na yan ay makikita nyo ang tatlong bahagdan ng pananalangin. Yung ask ay simpleng paghingi sa Diyos na hindi mo kailangan ang malaking effort. Sapagkat bilang ama ay basic na pangangailangan ang tinutukoy niya dyan na bilang ama nga ay ibibigay talaga sa atin dahil alam niya na pangangailangan natin. Pero kapag sinabi niyang seek ay medyo malalim na ito. Sa bagay na yan ay nangangailangan ka na ng effort. Kailangan kang kumilos, kailangan kang gumawa because you are seeking something. At malala ko yung salitang ginamit sa 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name will humble themselves and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, will forgive their sins, and will heal their land. Tingnan niyo po na yung pangakong yan ay may kakambal na requirements na sinasabi ang Diyos. My people means you are in covenanted relationship with God. Sapagkat hindi lahat ay pinili ng Diyos. At kung papansinin natin yung attitude na sinabi niya, will humble themselves and seek my face and turn from their wicked ways. Diyan pa lang ay makikita natin ang requirements ng totoong paghahanap sa Diyos ay napakahalaga sapagkat makikita natin
na may mga bagay talaga na itinatago ang Diyos upang ang makatuklas lamang ay mga humble seekers ng mga anak ng Diyos. At maalala niyo ba yung nasa dulo ng Hebrews 11:6? God is a rewarder of those who diligently seek Him. Sa bagay na yan ay maalala ko yung isang pastor na nung mabanggit ko na nabasa ko ang Biblia ng more than 100 times, para sa kanya ay nagyayabang ako. At ang sabi niya ay ang banal na espiritu naman ang nagtuturo. Totoo po ang bagay na yan. Ang banal na espiritu ang nagbibigay ng kapahayagan. Pero isa sa mga requirements niya para magpahayag sa iyo ay yung sinasabi niya na God is a rewarder of those who diligently seek Him. Eh kung ikumpara mo ba naman yung ginawa kong yon sa ginagawa ng iba na nabasa lamang nila ang Biblia ng 10, ng 20, ng 30 at minsan nga ay 5. Sa palagay po ninyo, sino po ang masasabing determinado na naghahanap ng katotohanan? Ang ganyang mga kaisipan ay baluktot, at tandaan ninyo, makatarungan ng Diyos at pangako niya na pagpapalain niya ang mga totoong naghahanap sa kanya. Naghahanap yan ng matindi dahil nandoon ang kababaang paghahanap sa Diyos. Nais ko lang klaruhin sa inyo na hindi ko ipinagyayabang yung pagbabasa ng ganong kadami. Ginagamit ko lang yon para ipakita sa inyo na halimbawa para sa pagkatuto ng salita ng Diyos. At marahil ay hindi ako nagsasalita ng mga ganito at nagtuturo sa mga tao ngayon. Kung ang nalalaman ko lang din sa Biblia ay yung mga dinadampot sa lansangan. Ano po ang ibig ko sabihin diyan? Yung mga nginatgat na ng iba at yun lang ang kanilang nalalaman, sasabihin ko sa iyo, alam ng tao kung sapal ang iyong ibinibigay sa kanila. At ang dami dyan, mga preacher na galing sa internet ang kanilang mga mensaheng ibinibigay sa tao. Hindi ko sinasabing mali yan, pero yan ay palatandaan na ikaw ay hindi talaga nagbibigay ng masidhing paghahanap sa kalooban ng Diyos. At sa bagay na yan, kung talagang tayo ay pastor o gustong magpastor, naalala ko yung sinabi ng Panginoon kay Jeremias. Pangako ito na pinapaniwalaan ko na para sa future ng Israel, at pinapaniwalaan ko na para rin sa ating mga New Covenant people. Ano yung pangako ng Panginoon kay Jeremias? Sa Jeremias 3:15, "And I will give you shepherds," may S po yun, meaning plural. At ang punto ko dyan ay hindi ang tinutukoy niya ang Panginoon bilang chief shepherd. Shepherds means marami. At maalala ko rin yung nasa unang Pedro 5 na sabi ni Pedro sa mga elder, "Be shepherds of God's flock." Pero anong sinasabi ng Panginoon kay Jeremias? Ano ang pangako doon? "And I will give you shepherds that will give knowledge and understanding to my people." Tingnan po ninyo ang pangako ng Diyos kung totoong pastor. Iyan ay magandang sukatan. Ang totoong pastor ay hindi yung marunong mag-comedy, negosyante at bolero sa pulpito. He will give the people knowledge, kaalaman, and understanding, kaunawaan. Yan ay isang mahalagang sukatan kung ang tunay na tagapagturo ng mga tupa ng Diyos ay talagang galing sa Diyos. He will give the people knowledge and understanding. Siyempre, sa salitayan ng Diyos. Bago tayo pumunta doon sa ating susunod na punto, ay nais kong basahin ang sinabi ng John 7:18. John 7:18. "Whoever speaks of their own does to gain personal glory. But he who seeks the glory of the one who sent him is a man of truth. There is nothing false about him." Alam niyo po ang nakikita ko rito? Ang halaga ng kapakumbabaan ay ang hangad mo ang Diyos ang iyong luwalhatiin. Tandaan niyo ang pride is a cunning, mandaraya yan, nang hirap idetermina kung totoo o hindi. Pero sinabi ng Panginoon na kapag ka ang isang
tao, lalo na sa ating mga mangangaral. Ang hangad natin ay makakuha ng respeto at kaluwalhatian mula sa ating tagapakinig. Sabi ng Panginoon, paniwalaan niyo ito. At ito ay kabaligtaran nga lamang ng sinabi niya na He is a man of truth and there's nothing false in Him. Na nangangahulugan kapag ka ang tao ay gusto niyang makakuha ng karangalan, respeto at kaluwalhatian sa mata ng mga tao ay nagiging sinungaling yan. Hindi tayo exempted sa mga ganyan. Ang totoo ay dinadaya lamang natin ang ating mga sarili minsan, binabase natin sa ating feeling na kapag ka-okay na ang ating pakiramdam ay okay na rin tayo sa Diyos. Pero hindi ganyan ang Diyos. Siya ay Diyos ng katotohanan. Punta tayo dito sa ating pangalawang punto tungkol dito sa ating tinatalakay na hermeneutics and humility. Ang talatang ito ay nagamit ko na rin sa nakaraan at palagay ko ay marami ng nakakatanda sa inyo ngayon. At ito ay nasa Mateo 10:25-27. Sinabi niya, "At that time Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and the learned, and revealed them to the little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. All things has been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son choose to reveal Him." Yun po ang gusto kong makita natin diyan. At pansinin niyo itong sinabing ito ng Panginoon, itong panalangin na ito ng Panginoon. Marami na akong katotohanan ang naibigay sa inyo rito, pero gusto kong makita natin ang katotohanan dito na yung sinasabi niya na little children ay nangangahulugan ito hindi ng mga bata, kundi ng mga payat ang kaisipan, payat ang paghahanap sa Diyos, na ang ibig sabihin ay makatotohanan talaga ang kanilang paghahanap sa Kanya. Focus ako rito sa verse 27. All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father. And no one knows the Father except the Son. And those to whom the Son chooses to reveal Him. And those to whom the Son chooses to reveal Him. Anong ibig sabihin niyan? Ang Panginoon ang nagdedetermina kung kanino niya ipagkakaloob ang kaunawaan tungkol sa Ama at sa kanyang sarili. Malala niyo ba? Sabi ng Panginoon sa John 17:3, "This is eternal life, that they may know you as the only true God and Jesus Christ whom you have sent." Diyan ay makita natin na may buhay sa pagkakilala sa Ama at sa Anak. Isang bagay na hindi natin makikilala ang Ama kung hindi natin kilala ang Anak. Kayo yung mga dumidiretso na kilalanin ng Ama, mga sinungaling yon. Kilalanin mo ang Anak sapagkat siya ang exact representation ng Ama. Hebrews 1:3, Colossians 1:15. At sabi nga ni Juan, sinungaling ang nagsasabing kilala niya ang Ama na hindi niya kilala ang Anak. Pero isang bagay lang yan sa nais kong makita natin dito na hanggat hindi tayo nagpapakababa sa paghahanap sa Diyos at determinado na talagang hanapin ang katotohanan, mga kapatid, ang ating matutuklasan o ang ating mahahanap ay parang mga bato lang sa lansangan at hindi mga diamante sa salita ng Diyos. Isang bagay pa, na kung kayang itago ng Panginoon ang mga katotohanan sa kanyang mga salita at kaya rin niyang ibigay ito sa mga naghahanap na nagpapakumbaba, mag-ingat tayo sa ating mga natututunan. Marami na akong nakitang mga kapatiran na nagpapasimula pa lamang parang alam na ang lahat. Mga kapatid, walang ganoon sa proseso ng Diyos. Ang proseso ng Diyos ay mabagal yan kung titingnan natin dahil maraming kalakip ang paghahanap sa Diyos na mga pag-uugali na hinahanap sa atin. Isa dyan ay nagpapakababa ka ba at isinasabuhay mo ang mga natututunan mong konti?
Kung bigla kang aangat, mangyayari sa iyo ang sinabi ng 2 Corinthians 8:1. Knowledge puff up. Ingatan natin ang mga sarili sa ganyan, sapagkat kapag ka nagpasimula kayong magbasa ng Biblia, may tendency na papasok sa inyo o sa atin ang pagmamalaki. Knowledge puff up. At makikita nyo, maraming natuto sa Biblia na naging mayabang, naging mapagmataas. Klaruhin ko lang ang bagay nito sapagkat marami nag-aakala na mayabang ako dahil sa ganitong pananalita ko. Una, nagbibigay lamang ako ng diin sa mga sinasabi ko. Pangalawa, kung ang hahanapin niyo sa akin ay parang pag-iipokrito na napakabait, malumanay magsalita, ang dami niyan sa mundong ito. Pero yan ay minsan pinangtatakip lamang sa kanilang mga kabalbalan. Alam natin ang mga sinabi ng Panginoon tungkol sa mga relihiyoso ay ganyan. Mga mapagpaimbabaw, hindi makapagsalita ng diretsahan. Unawain nga natin ang katotohanan ito. Maraming na-o-offend sa ganito. Mga kapatid, pakatandaan natin na ang problema ng tao ay kasalanan. At nandiyan ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu na mga ehente ng pagpapabanal sa atin. Yun ang goal natin. Ang goal natin ay Christ-likeness, kaya't ang mga salita ng Diyos na ito ay sasaliksikin niya talaga ang kaibuturan ng ating mga puso dahil nais ng Diyos na alisin ang lahat ng mantya, ng mali, ng hindi tama sa ating buhay. Alam niyo ba na may mga tumalikod sa katotohanan dahil hindi nila kayang tanggapin ang mga ganitong pangangaral, lagi silang tinatamaan? Eh hanggat wala kang planong magpakatino at iayos at naghahangad ng 100% para sa Diyos, tatamaan at tatamaan ka talaga sa salita ng Diyos. Pero huwag tayong manghinawa, natural lang dahil sa ating kalagayan. Nahulog tayo sa kalikasang katulad ni Adan, nandoon sa atin ang kasalanan na kailangan nating paglabanan. At ano ang gagawin ng Diyos? Magpapadala siya ng mga salita para saliksikin ang ating mga puso. Malala niyo ang Hebrews 4:12 and 13? For the word of God is active and powerful, piercing even to the dividing of soul and spirit, and it judges the thoughts and marrows of the heart. Maraming nakakapagmemorya niyan, pero baka hindi niyo alam ang verse 13. Ang sinasabi ng verse 13, nothing can be hidden in God's eyes. Na nangangahulugan, alam ng Diyos ang kalalagayan ng puso ng tao at sa mga pinili niya, ipinapadala niya ang salita niya para saliksikin ang kaibuturan ng ating puso. Sa ating panglabas, pwede tayong nagkukunwari, pero ang Diyos nakatingin sa ating mga puso at dahil sa pag-ibig niya sa atin, ipapadala niya ang salita niya upang ito ay ungkatin, saliksikin, operahan, at talagang masakit yan. Kaya kayong mga nag-aaral ng hermeneutics, pag hindi kayo handa sa ganyan at ang gusto niyo ay bola-bola, payaso at negosyante, pumunta kayo sa ongpin. Bakit ko nabanggit yon? May bola-bola doon, may mga payaso marahil doon, may mga negosyante doon, sigurado. Pero para sa atin dito, kaya tayo nandito ngayon ay dahil nais nating magseryoso sa Diyos. Sabihin ko nga po sa inyo, kung ayaw ninyo magseryoso sa Diyos, mag-leave na kayo sa ating grupo. Mag-leave na kayo. Kung hindi ninyo kayang tanggapin na ang problema natin ay kasalanan, at dahilan nito ng hindi natin pagkaunawa sa salita ng Diyos sa matagal na panahon, ay hindi ka talaga uubra rito sa pag-aaral na ito. Sasabihin ko sa iyo, mag-leave ka na lang o kaya ay hilingin mo sa akin na tanggalin ko na ang pangalan mo. Tandaan niyo ang katotohanan ito. Basahin niyo ang 2 Tesalonica 2:10 hanggang 11. Doon ay makikita niyo na ang hindi nagmamahal sa katotohanan ay ipapaubaya ng Diyos sa kamalian. Ipapaubaya ng Diyos sa kamalian. E kung ang pagkakilala mo sa Diyos ay napakabait, kahit baliwalain mo ang kanyang salita at ayaw mong mahango at lumaya sa kasalanan, sa pandaraya mo sa iyong sarili ay tutulungan ka diyan ng Diyos. Tutulungan ka diyan ng Diyos.
Mabigat ang mga salitang yan. Pero makatanda ninyo, bago pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon, ay dahil siya ang nagpapatigas nito. Pharaoh's heart is unyielding. It is hard. Nakalaunan ay sabi, I will harden Pharaoh's heart. Yan ang mangyayari sa iyo. Yung mga ibang talata rito mga kapatid na hindi ko nagagamitin, babasahin na lamang po niyo para sa inyong mga reference. Punta tayo sa ating pangatlo. At ang talata natin ay sa Proverbs 2:3-5. Proverbs 2:3-5. Balikan ko lamang po yung ating point number 1 and number 2. Ang ating point number 1, God hides things to determine the humble seekers. At ang number 2, the unpretentious will be given understanding of the things of God. At itong number 3 natin, the desperate will be given understanding of the things of God. The desperate will be given understanding of the things of God. Proverbs 2:3-5. Proverbs 2:3-5. Indeed, if you call out for insight and cry aloud for understanding, and if you look for it as for silver and search for it as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Tignan niyo itong sinasabi ni Solomon, ha? At ako'y naniniwala na karanasan niya ito na isinulat niya sa isa sa kanyang mga aklat. Indeed, if you call out for insight. Alam niyo yung ibig sabihin? Sa atin sa mga nakaraan, kapag ka nawawala yung anak ng magulang ay talagang nagsisisigaw sa kalye, tinatawag ang kanyang pangalan, ganyan ang ibig sabihin nito. If you call out for insight and cry aloud for understanding. Sabihin nga natin yan, cry aloud for understanding. Alam nyo, maraming naghahanap sa katotohanan na para bagang simple lang, totoo yun na sinabi sa aklat ng Santiago na humingi kayo ng karunungan sa Diyos. Ang sinasabi ng Biblia rito sa Old Testament ay kung paano maghanap. Cry aloud, manangis ka na para bagang desperado ka rito sa iyong hinihingi sa Diyos. Dahil ito ay katulad ng prayer that you are knocking the door, nakikiusap ka lang na kung ayaw kong pagbuksan nung nasa loob, ay wala kang magagawa. Nakalimutan ko ito doon sa prayer kanina. Ngayon ay pinaalala sa akin ng Panginoon. At ito ang ibig sabihin nito. Now, if you are looking for the truth na akala mo ay napakasimple lang ng paghahanap sa katotohanan, wala kang desperadong paghahanap nito, you can never find the truth. Magresolba ka na lang sa mga bato sa lansangan. Alam niyo na ang ibig sabihin sa mga bato sa lansangan? Yung mga napupulot-pulot lang dyan, marami yan sa internet. Isa yan sa ibig kong sabihin dyan. Sinabi pa niya, and if you look for it, ask for silver and search for it, as for hidden treasure. Hidden treasure. Mga kapatid, hindi ko alam kung paano ang silver, ang proseso ng paghahanap dyan. Pero dahil yan ay mahal, nangangahulugan yan na hindi simpleng bagay. Pero yung hidden treasure, dahil sa mga nakikita ko na naghahanap ng mga kayamanang itinago ng mga Hapon, kung alam ninyo kung ano at paano sila makatagpo niyan, unang-una gumagastos sila. Bibili sila ng pamamaraan para makahanap nito na minsan ay hindi pa totoo. Pero pangalawa, may mga nakikita na ako na mga nagte-treasure hunting na minsan hindi talaga yung umuuwi pero isa dyan ay nilalagay ang kanilang buhay sa panganib. Totoo ba yan? Totoo po yan mga kapatid. Baka na may mga pastor dyan ha, na treasure hunter. Alam nyo, ang tatay ko medyo may pagkaganyan. Nung niyayaya niya ako at iniengganyo sa mga ganyan, sabi ko, no papang, hindi ko trabaho yan. Trabaho nyo yan? Hindi ako makikialam diyan, pero iba ang trabaho ko. Pero tingnan po ninyo kung paano po maghanap ng kayamanan ng salita ng Diyos. Sana po memory verse nyo ito, lalo sa mga pastor. At sa verse 5, meron pang kalakip. Then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God.
and find the knowledge of God. O, kumbinsido pa kayo dyan, kung makikinig lang din tayo, lalo na pagdating dito sa Old Testament na alam natin na si Solomon ang pinagkalooban ng karunungan dito. Sa kanyang karanasan ay napakahalaga nito. E baka naman sabihin nyo, Pastor, hindi si Solomon ang modelo natin, ang Panginoon. Magbabasa ako sa inyo ng isang lugar kung paano naman naghanap ang ating Panginoon sa Diyos nung siya ay nagkatawang tao. Pansinin niyo ito. Punta tayo sa aklat ng Isaiah 50, Isaiah chapter 50. At basahin ko sa inyo mula talatang 4 at titingnan ko kung hanggang saan tayo para makita nyo lang yung konteksto na ang tinutukoy ay ang Panginoong Hesukristo nung siya ay nagkatawang tao. Sabi niya rito sa 4, "The Sovereign Lord has given me a well-instructed tongue to know the word that sustains the weary. He wakens me morning by morning, waken my ears to listen like one being instructed." Diyan ay makikita natin kung ano ang ginagawa ng Panginoon, ano ang attitude niya sa paghahanap sa Ama, sa katotohanan. Gusto ko yung salitang sinabi niya, "He wakens me morning by morning." Tanungin ko po kayo, pagdilat ng mata niyo, ano ang ginagawa niyo? Ano ang pinagkakabalahan nyo? Tanong lang po yan. At sana po dito ay natunaw na si pretensyon, si pagkukunwari. At basahin ko pa sa atin ang verse 6. "I offered my back to those who beat me, my cheeks to those who peeled out my beard. I did not hide my face from mocking and spitting." Tingnan nyo ang Panginoon ito. Pero ang tinitingnan natin dito ay kung paano siya naghanap ng mga katotohanan nung siya ay nandito sa lupa. Mga kapatid, baka sabihin nyo, hindi ito ang Panginoon dahil siya ay salita ng Diyos at alam niya na lahat. Mga kapatid, yan ay napulot nyo sa lansangan, bato yan na inakala nyo na kayamanan. Kung meron kayong tanong tungkol dito, dun tayo mag-uusap sa ating virtual at ipapakita ko sa inyo na ang Panginoon ay lumago sa kaalaman at karunungan at nagamit na natin yan sa nakaraan sa Lucas 2:40. Kung maalala niyo yung bagay na yon, ay makikita natin ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo kung paano siya desperadong naghahanap ng kaunawaan mula sa Ama. Basahin ko lang itong sinabi ng James 1:5-6. James 1:5-6. "If any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you." Alam nyo, pag ito ay niliteral nyong basahin ng ganyan at hindi nyo alam ang kabuuan ng Biblia, ay mangyayari sa iyo yung tinatawag na pretext. Ano ang ibig sabihin nun? Kontento ka lang dito na wala ka nang gagawin. Dahil sinabi lang dito, humingi siya sa Panginoon at ang Diyos ay nagbibigay ng walang sukatan nito. Pero alam na natin na kapag ka may hiningi ka sa Panginoon, ay baka may tinitignan sa iyo ang Diyos kung totoong interesado ka. Ang bahagi ng Diyos ay ibigay sa iyo ang hindi mo kaya at kailangan mo namang gawin ang iyong bahagi. Now, gamitin ko sa inyo yung sinabi ng Panginoon na nung ipangako niya ang banal na Espiritu ay sinabi niya, "He will teach you about all things and He will remind you of the things." Ano ang unawa niyo dyan? Pag nagturo ba ang banal na Espiritu, matulog ka lang, maglaro ka lang, manood ka ng kung ano-ano at tuturuan ka ng banal na Espiritu? Hindi. Gawin mo yung mga hakbang para habang ikaw ay naghahanap sa Diyos, tuturuan ka ng banal na Espiritu. At isa pa, ano ang salitang remind? Ang ibig sabihin ng remind ay minsan nang nasa isip natin na nakakalimutan natin sa mga pagkakataon, pero ipinapaalala sa atin. Pero kung walang laman o walang naikintal sa atin, anong i-remind sa atin ng banal na Espiritu? Nakukuha nyo? Ganong kahalaga ang bahagi natin na kailangan tayong humakbang. Punta tayo sa pang-apat. Number 4, Apostle Paul humbly sought God for understanding. Ulitin ko. Apostle Paul humbly sought God for understanding. Ephesians 3,
2 to 4. Ephesians 3, 2 to 4. Surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. That is the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. In reading this, then you will be able to understand my insight into the mystery of Christ. Diyan ay makikita natin na maging si Apostol Pablo ay talagang masidhing humihingi ng kapahayagan mula sa Diyos. Alam niya na kahit bilang Pariseo ay alam niya ang Old Testament. Unawa niya ito. Pero ang Biblia nga, ito ha, sa karanasan ko, kahit paulit-ulit mo yung babasahin, at ito alam ng mga matatandang pastor, na kahit ilang beses mo gagamitin ang salita ng Diyos, minsan ay hindi mo nakikita yung mga bagay na kalaunan ay ipapakita sa iyo ng Diyos. Ganun ang salita ng Diyos. Otherwise, inakala natin na sa isang basahan lang ay unawa at alam na natin at nakita natin ang lahat. Hindi ganyan ang Biblia. That is one of the mysteries of the Word of God. God can hide things from people. And of course, He can open things to the humble seekers. Iyan ang katotohanan sa salita ng Diyos. Okay, may mga talata pa rito na pwede niyong basahin at magamit at maidagdag ninyo kung sakaling gamitin niyo ito sa inyong mga pangangaral, mga kapatid. By the way, dun sa mga pinadalhan ko na ng module, gamitin nyo yan, iprint nyo po yan, at habang kayo ay nanonood ng video, ay nagnonote kayo sapagkat maraming ibibigay sa inyo ang Panginoon dyan. Yun ang mga gagamitin ninyo kapag tayo nagkaroon ng virtual meeting. Isang bagay pa, huwag nyong ulitin ang mga puntos dito, kundi ipakita nyo yung mga bagong ipinahayag sa inyo ng Panginoon. At sa tingin ko ay higit na nakakadagdag at nakaka-encourage yun. Hindi lamang sa mga katulad nyo na nag-aaral, kundi sa akin din. At yan ay tutupo, mga kapatid. Punta tayo sa ating number 5, at ito yung ating tutuklasin dito sa ating teksto, 1 Corinthians 1:4-9. 1 Corinthians 1:4-9. Ang punto natin ay ito, number 5 natin. It is by the grace of God believers can attain understanding. Ulitin ko, it is by the grace of God believers can attain understanding. Tagalugin ko, sa biyaya lang ng Diyos, ang mga mananampalataya ay nagkakaroon ng kaunawaan. Basahin ko po ang 1 Corinto 1:4-9. I always thank God for you because of His grace given you in Christ Jesus. For in Him you have been enriched in every way with all kinds of speech and with all knowledge, God thus confirming our testimony about Christ among you. Therefore you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. He will also keep you firm to the end so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. Tingnan po natin ito. Si Pablo ay nagpapasalamat sa mga ilang bagay na nakita niya sa mga taga-Korinto. Sinabi niya, I always thank my God for you because of His grace given you in Christ Jesus. Ano itong biyayang ito? Alam na natin na kapag sinabing biyaya ng Diyos ay marami yan, hindi yan iisa. Sinabi ng 1 Peter 4:10, various forms of grace. At sa Romans 5:17, abundant provision of grace. Ayan, tandaan nyo yan sapagkat mahalaga yan dito sa ating ginagawang pangunawa sa salita ng Diyos sapagkat ang dami dyan ay nagtuturo na isa lang ang ibig sabihin ng grace sa kanila. Pero hindi ganyan ang Biblia. So sabi niya rito sa verse 5, For in Him you have been enriched in every way, with all kinds of speech, with all kinds of knowledge, God thus confirming our testimony about Christ. So makikita natin na sinasabi ni Apostol Pablo na kung anuman ang nasa sa kanila ngayon ay dahil ito sa biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos. That is
the dispensation that we are in. Panahon ng banal na espiritu, espiritu ng biyaya at lahat ng pangangailangan natin sa buhay na ito at sa pamumuhay sa kaharian ng Diyos ay ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Tandaan niyo ito, mga kapatid. Kumpleto na tayo sa lahat ng kailangan natin para sa ating pamumuhay at makadiyos na pamumuhay. 2 Peter 1:3, basahin niyo yan at memory verse niyo yan. 2 Peter 1:3. At marami pa nito sa Efeso at sa aklat ng unang Pedro na sinasabi na ang mga mananampalataya ay kumpleto yan. Through the Holy Spirit, wala na tayong hahanapin pa sa Diyos. Nandyan na lahat, kumpleto na tayo. Pero ano ang layunin ng mga ito? Sinabi ni Pedro, for a godly life, to attain Christ likeness. Yan ang gagawin sa atin ang biyaya ng Diyos. Tulong natin yan para tayo ay humantong sa wangis ng ating Panginoon sa Kristo at maging karapat-dapat sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Yun ang layunin nun. Hindi yung kayamanan, kapayapaan, kaginhawaan, kalusugan, mga kapatid, ito lahat ang inaangkin ng mga karnal na Kristiyano. Pero iba ang pangako ng Diyos sa New Covenant. Basahin nyo na lamang po, Hebrews 8:6 at saka sa Hebrews 11:39-40. Diyan yung makikita na iba ang pangako ng Diyos sa atin sa New Covenant. Pupunta tayo sa pag-aaral sa usaping yan tungkol sa New Covenant sapagkat isa yan sa mahalagang matutunan ng mga estudyante para alam nila kung paano gamitin sa pag-iinterpret ng Biblia. Ang ating pang-anin ay makikita sa John 17:6. John 17:6. At ang punto natin ay ito, the Lord Jesus Christ chooses to reveal himself to the humble. The Lord Jesus Christ chooses to reveal himself to the humble. Kanina ay mayroon na tayong nabasang talata na ganito ang laman. Kung hindi ako nagkakamali, ay doon sa Mateo 10:27. Na ngayon ay ganito ulit ang sabi ng Panginoon, John 17:6, I have revealed you to those whom you gave me. Una sa lahat ay mga alagad yan, mga apostoles yan. Out of the world, they were yours, you gave them to me, and they have obeyed your word. Bakit ko sinabi ito, mga kapatid? Of course, marami na tayong patunay na ang mga pinagpapahayagan ng Panginoon sa kanyang sarili, siyempre kaunawaan yan at buhay yan, ay doon sa mga nagpapakumbaba at masidhing naghahanap sa kanya. Pero sinabi niya, they have obeyed your word. Tandaan niyo ito, mga kapatid. Ang pinaka makatotohanang kapakumbabaan ay ang pagiging masunurin sa Diyos. Ang pinaka makatotohanang kapakumbabaan ay ang pagiging masunurin sa Diyos. Ang daming forma ng kapakumbabaan sa mundong ito na mapandaya, dinadaan sa panlabas na anyo, pananalita at kung ano-ano pa, nakakapandaya ang mga yan. Pero sa Diyos, the best form of humility and loving God is to obey His word, especially the commands of Christ. Kaya kung hindi mo yan alam, madali kang madaya at baka pati ikaw ay nagagamit sa pandaraya. Mga kapatid, walang aamin yan na pwede tayong kasangkapan sa pandaraya. Walang aamin yan, sigurado ko. Pero kung maging totoo ka sa iyong sarili, at tanungin mo ang Diyos at umaning ka sa Kanya, may malaki kang pag-asa sapagkat ito ang mga hinahanap ng Diyos sa Kanyang kaharian. Punta tayo dito sa ating panghuli at ito ay hinalaw ko sa Old Testament. Sa Daniel 10:12 ay makikita natin ang ganito. Pampito natin, Daniel was reputed to be a person of both humility and wisdom. Daniel was reputed to be a person of humility and wisdom. Daniel 10:12. Then he continued, do not be afraid, Daniel, since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God,
Your words were heard, and I have come in response to them. Kung hindi ako nagkakamali, mga kapatid, ito ay si Angel na isinusugo kay Daniel bilang katugunan sa kanyang prayer. Pero kung titingnan ninyo ang kanyang sinabi kay Daniel, ay ganito. Since the first day that you set your mind to gain understanding. Mahalaga yan. Have you set your mind to gain understanding? If yes, then makita nyo yung kakambal na pag-uugali ng paghahanap sa kaunawaan. And to humble yourself before your God, and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come in response to them. Tingnan niyo ito, mga kapatid, ha? Ang nakikita ko rito ay yung bilis ng pagsagot ng Diyos sa paghahangad ng totohanang kaunawaan. Pagkalakip ang kapakumbabaan, ay makikita nyo ang bilis tumugon ng Diyos. Ang bilis tumugon ng Diyos, maniwala kayo. Kaya maraming Kristiyano ay hindi talaga nakakahanap ng kaunawaan at tamang kaalaman, ay alam ng Diyos ang puso ng tao. Maraming Kristiyano, ang pinapahalagahan nila ay yung panlabas na anyo at yung makikita ng tao sa kanila. Mga kapatid, ito ang isang bagay na unawa ko. Ang taong na born again, na pinanahanan ng Espiritu ng Diyos. Una dyan ay ang pagtuturo ng banal na Espiritu sa kanya at ang isa dyan ay higit niyang pinahahalagahan ang kanyang sikretong buhay, yung personal niya kapag kawala siya sa paningin ng mga kapatiran. Ito si Daniel. Kaya gusto mo bang mabilis na bigyan ng Diyos ng kaunawaan? Gusto yan ng Diyos. Kaya lang kapag walang humility at intention o motibong tama, huwag ka nang umasa. Nais kong magwakas sa ganito, mga kapatid. Si Daniel ay nabuhay sa panahon ng tatlong hari. Tatlong hari ng Babylonia. Bagamat yung huli ay Persia, pero ang kanyang kaharian ay nandun sa Babylonia. Pero ang nais kong makita nyo rito ay si Daniel ay nabuhay sa panahon ni Nabucodonosor. Si Nabucodonosor ay kinasangkapan ng Diyos sa mga Israelita para sila'y mabihag. Kaya si Daniel ay nandoon sa kanyang kaharian sa panahon na yan at makita nyo kung paano itinaas ng Diyos ang kanyang buhay. Pero ang gusto kong makita natin dito ay tungkol kay Nabucodonosor that when he conquered the world, nagkaroon siya ng pride sa kanyang puso na ipinagyayabang ito sa kanyang sarili. May mga ginawa siyang hakbang katulad ng pagtatayo ng malaking estatwa at ipasamba sa mga tao. Actually, yung statue na yon, yung golden statue na yon, siya yun eh. It represents himself. At gusto niya na mga tao, lahat ng tao ay sasamba doon. Yun yung kwento ni Sadrach, Meshach at Abednego. Pero ang gusto kong makita nyo, na dahil sa pride, inalisan siya ng tamang kaisipan. Inalisan siya ng tamang kaisipan. At yan ang gusto kong matutunan natin, na kapag ka may pride sa atin, makikita natin ang galit ng Diyos kung paano niya minamahal ang kapakumbabaan. Pero sa pride, huwag kang umasa na magkaroon ka ng tamang pangunawa. At alam niyo ba kung kailan ibinalik sa tamang kaisipan si Nabucodonosor? Ay sa panahon nang siya ay umamin sa Diyos na nagkaroon siya ng pride sa kanyang puso. Kaya mo ba yan? Na aminin at magpakumbaba sa Diyos? Para sa iyong paghahanap ng karunungan ay dumating sa iyo ang kaunawaan because God opposes the proud but give grace to the humble. Naway nakatulong sa atin ang pag-aaral na ito, huling bahagi ito ng ating Hermeneutics and Believers Moral at mapunta na tayo doon sa susunod nating pag-aaral na tinatawag kong Hermeneutics and Important Insertions. Hermeneutics and Important Insertions. Ito yung mga gagawin natin sa Biblia.
na naipakita ko na sa inyo na hindi pwedeng wala kang effort na ibigay kung gusto mong matuto sa salita ng Diyos. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Diyos at Ama. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos. Amen.